Noong unang panahon sa sinaunang China, isang hukbo ng mga sundalo ay naghihintay sa loob ng isang kastilyo habang ang kanilang gate ay inaatake ng mga kalaban. Nakita ito ng emperor at nanigas sa takot habang ang kanyang mga sundalo ay nanginginig din sa takot. At lumalabas na ang hari ay tumanggi na makipaglaro ng soccer sa isang tyrant na kilala bilang Angus Khan. Nasumira sa maraming kaharian sa paglalaro nito ng kanilang sariling bersyon ng larong soccer. At sa lalong madaling panahon ang kastilyo ay napalibutan ng maraming uwak na kayang takpan halos ang buong kalangitan. At habang naghahanda, isang higanteng bola ang patungo sa kastilyo at nagawa nitong masira ang pinto. Mabilis na pagtanto ng mga sundalo na may isang bagay na patungo sa kanila mula sa lupa na sumabog sa harap nila. At sa kanilang surprise ay ibinunyag ng mga kaaway ang kanilang sarili bilang Chinese na bersyon ng Avengers habang tumalon ang mga ito sa ere. Ang mga tao ay napilitang umatras sa takot habang ang Asian Hulk ay kinulata ang ilan sa mga sundalo. Habang dumating naman si Gagamboy at sumali sa laban at mabilis na tinali ang mga sundalo gamit ang mga sapot nito na nagpahintulot sa Human Torch na sunugin ang mga sundalo. At sa lalong madaling panahon mas dumating ang mas maraming kalaban na parang isang superhero bargain sale habang ganap nilang tinatapos ang isang buong hukbo sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Kabilang din dito ang isang bersyon ng Cyclops na kayang gumamit ng nagyeyelong laser at ang kanilang pasikat na kasama na si Captain China. Ang mga sundalo ay ganap na walang laban sa kakayahan ng mga kalaban at hindi sila makapaniwala na ang mga kapangyarihan nito ay legal at walang mga copyright issue. At lumalabas na ang kalaban ay kilala bilang Revengers at sila ang dahilan kung bakit kinakatakutan si Angus Khan ng mga kaharian. Samantala, nahaharap din ang isang kaharian sa kaparehong sitwasyon dahil ang hari ay binibigyan ng pagkakataon na talunin si Angus Khan sa isang laro ng soccer o kung hindi wawasakin ito ang kanyang kaharian. At ang malala pa dito, ang mismong ministro ng hari ay nagtaksil sa kanya dahil halatang tinutulungan ng matandang lalaki ang kalaban upang pabagsakin ang emperador. Nais ng ministro na ipakasal ng hari si Princess Chang sa kalaban upang malutas nila ang hidwaan, ngunit ang babae ay nawawala mula nang marinig nito ang balitang ito. At lumalabas na ang babae ay tumakas sa palasyo kasama ang dalawang kasambahay habang hinahanap ng mga ito ang walong maalamat na kungfu masters upang iligtas ang kanilang bansa, ngunit mabilis naging pulubi ang mga ito sa mga nagdaan na araw. At ang hindi nila napagtanto na ang mga kungfu masters ay tila nasa tahimik na at sinusubukan ng mga ito na kumita ng pera sa paggamit ng kanilang kakayahan at nagtratrabaho sa isang restaurant. At ang malala pa dito ay kailangan nilang maglaban ng maruruming labahan para sa isang bahay aliwan na pag-aari ng isang babae na mukhang may salti. At ang malala pa dito, lahat ng manggagawa ng gobyerno ay ganap na tawali habang sinasamantala nila ang mga kungfu masters at sinisira ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanila sa harap ng karamihan. At sa kabutihang palad, ang pang-iinsulto ay nagtulak sa isang master sa hangganan nito na naging sanhi ng pagsuntok nito sa lalaki at tumalsik sa kabilang bahay. Gayunpaman, naging sanhi ito upang mawalan sila ng trabaho bilang resulta, ngunit ang isa sa kasambahay ay tila hindi nag-alala habang tinitignan nito ang isang master na parang isang Asian cutie. At bago pa sila magpasya sa mga susunod na gagawin, nag-ambala sila ng isang monghe na kilala bilang Yaiden at sinabi sa kanila na inaalok sila ng trabaho para maglaro ng soccer ng isang opisyal ng gobyerno. At sa halip na kunin ng pagkakataon, nagpasya ang grupo na magnakaw sa kanilang amo upang tuluyan nilang mabigyan ng hustisya ang mga tiwaling opisyal. At ang hindi nila alam ay isang misteryosong lalaki na nagngangalang Mao ang nakikinig sa kanilang usapan at sinabi nito sa kanyang kaibigan na si Lin na mayroon na silang pagkakataon na yumaman ng husto. Plano nitong iligtas ang opisyal ng gobyerno at sa kalaunan ay sasali sa soccer team upang mabigyan sila ng gantimpala sa pagligtas nila sa bansa. Gayunpaman, ang babae ay walang tiwala sa plano nito dahil wala silang kahit anong alam pagdating sa Kung Fu at ang mayroon lamang sila ay isang sirang mahiwagang salamin na ibinigay sa kanila ng kanilang master. Habang mabilis na lumabas ang dalawa sa restaurant upang maiwasang magbayad sa kanilang kinain. At sa kinagabihan, ang mga Kung Fu masters ay dumating sa lokasyon ng opisyal ng gobyerno at mabilis na pagtanto na ang kanilang magiging amo ay si Princess Chang. Nagpasya ang mga ito na pumasok sa loob at mabilis nilang tinali ang babae at nagsimulang maghanap ng anumang mahalagang bagay sa lugar. At nakapagtataka, nakakuha lamang sila ng isang bagkus ng mga dokumento na nagsasabi sa kanilang mga krimen sa nakaraan at lumalabas na ang pagnanakaw na ito ay hindi unang beses na ginawa nila. At bago pa sila magpasya sa mga susunod nilang gagawin, mabilis nilang nakatagpo si Mao, ngunit ang lalaki ay mabilis na nahuli ng mga Kung Fu Masters.
At sa kaparehong oras dumating din si Lin sa lugar at kasama ang isang grupo ng mga ninja na kinuha nito at sinusubukan din itong iligtas ang prinsesa. Ngunit nagulat ang lahat nang makita nila na nagawa ng babae na makalaya sa pagkakagapos. At lumalabas na plano ni Chang ang lahat sa simula dahil alam nitong pupunta ang mga masters at nagpa siya na i-blackmail ang mga ito sa paggamit ng mga krimen nila sa nakaraan. At dahil napagtanto na naisahan sila walang pagpipilian ang mga Kung Fu Masters kundi sumali sa soccer team bago lumipad ang mga ito na parang mga langaw. Nakita ito ni Lin at nagpas siyang umalis din at si Mao lamang ang naiwan sa loob ng gusali at kailangan harapin ang prinsesa ng mag-isa. Sinubukan ng lalaki na kumbinsihin ang babae na payagan itong sumali sa soccer team at halos talikuran ang kanyang dignidad at naging sanhi ito upang ilabas ng prinsesa ang kanyang kutsilyo at sinubukan siyang paalisin habang sinusubukan ni Mao na magpa-cute at dumiskarte sa babae ngunit sinipa lamang ito sa mukha. Bumalik si Lin at nakitang nasaksak ng kutsilyo ang kanyang kaibigan at mabilis na nilapitan ito upang tulungan ngunit napagtanto nila na peke ang sandata. At sa sumunod na araw sinabi ni Chang sa grupo na kung sino ang makakakuha ng bola sa loob ng higanteng basket ay ang grupong mananalo at makakakuha ng karangalan upang ipagtanggol ang kanilang bansa ngunit tila walang masyadong nasabik sa sinabi ng prinsesa. At sa lalong madaling panahon inilabas ng mga sundalo ang metal na bola at inihagis ito sa hangin habang ang magkabilang grupo ay galit na sumugod patungo sa bola. Mabilis na nakuha ng kalaban ang unang pagtira habang ang madre ay tumalon sa loob ng gusali habang kalaunan ay nagawa nitong pigilan ang bola at nag-pose na tila handa na ito sa isang laban. Sumugod din ang mga kalaban sa loob ng gusali at sama-samang inatake ang babae ngunit nagawa nitong ihagis ang bola sa paligid ng gusali at patungo sa kamay ng Tai Chi Master. Galit na sinalakay ng mga kalaban ang lalaki at sinusubukan na kunin ang bola ngunit nagawa ng master na pigilan ang mga atake nito at tila pinaglaruan ang mga ito na parang mga baliw bago pinatalsik. At kalaunan ay sinipa nito ang bola patungo sa monghe na pinasa ang bola patungo sa madre habang inihagis nito ang bola diretso sa basket. Gayunpaman nakita ito ng mga kalaban at nagawa nilang pigilan ang bola at mabilis na pinasa upang masubukan din nilang makapuntos. Ang bowl ang metal ay lumipad patungo sa basket ngunit nagawa ng monghe na maputol ang kadena na naging sanhi upang mahulog ang basket ng mabilis. Nakita ito ng kalaban at mabilis na kinuha ang kadena upang hilahin ito pabalik ngunit nagawa ni Yedeng na pigilan ang mga kalaban sa pamamagitan ng paghagis nito ng kanyang tungkod sa dingding. At bago pa mahulog ang bola sa basket tumalon ang madre at kinuha ang bola sa mga huling oras ngunit bago pa ito umiskor nakita nitong nagmamakaawa ang mga kalaban na huwag niya itong gawin. At sinabi ng mga ito na kailangan nila ang pera sa kanilang mga nagugutom na pamilya dahil kinuha ng gobyerno ang lahat sa kanila. Narinig ito ng madre at tumalon sa harap ng grupo ngunit bago pa ito magpas siya sa susunod nitong gagawin mabilis siyang inatake ng kalaban at lumalabas na ang mga kalaban ay talagang mga mamamatay tao na ipinadala upang tapusin sila at dakpin si Princess Chang. Agad na sinalakay ng mga kalaban ang mga masters habang sinusubukan ng mga ito na pigilan sila. Ngunit ang madre ay mabilis na nadaig sa laban dahil ang kanyang sandata ay tumalsik palayo sa gusali. Napagtanto ng ibang master na tila may mali at mabilis na tumalon sa gusali upang tulungan ang kanilang mga kasama habang tinulak ng mga ito ang kalaban. Napansin ng mga kalaban ang mga reinforcement at nagsimulang maghagis ng mga smoke bomb at kalaunan ay nagpahintulot sa kanila na makatakas. Naging sanhi ito upang hindi mabantayan ang prinsesa habang ang hindi mabilang na mga bandido ay nagsimulang sumugod patungo sa kanya. At ang malala pa dito ang kanyang mga sundalo ay tila mga duwag habang tumakbo ang mga ito papalayo sa lugar at iniwan ng prinsesa ng mag-isa. Nakita ito ni Mao at nagmadaling pumasok sa eksena upang tumulong ngunit nagulat ito na inabandona din siya ng kanyang kaibigan. At bago pa mahuli ang prinsesa sumugod si Mao sa tamang oras upang iligtas ang babae at ginamit ang kanyang sarili bilang sandata habang sinusubukan itong magpa-cute sa kaparehong oras. Na sobrang ikinatakot ng prinsesa higit pa sa mga kalaban habang ang dugo ni Mao ay sumisirit na parang isang water fountain at kalaunan ay naging sanhi ito upang mahuli silang dalawa. At lumalabas na ang mga mamamatay tao ay ipinadala ng masamang ministro at inutusang ikulong ang prinsesa at wasakin ang mga Kung Fu Masters upang matiyak na mananalo ang mga kalaban. At mas malala pa nito si Mao ay labis na nasugatan mula sa ginawa nito habang sinisisi ng prinsesa ang lahat sa lalaki at halos pinakain ito hanggang sa mawala ang kanyang huling selula sa utak. At sa kabutihang palad na gawa nito makaligtas habang sinusubukan itong makuha ang tiwala ng mga kumuha sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong nito sa lahat ng bagay sa loob ng lugar.
Kabilang dito ang pagpapakita niya sa mga ito ng bago niyang imbensyon na isang kainahinalang mukhang Barbie doll. Sinubukan din niyang pabilibin ang prinsesa sa pamamagitan ng paglalaban ng mga damit nito kasama na ang kanyang underwear, ngunit nakatanggap lamang ito ng isang suntok sa mukha. At kalaunan nagawa ni Mao na imapa ang lugar at nakawin ang mga susi mula sa mga kalaban bago ito binigay sa prinsesa at ipinakita na magagawa na nilang tumakas. At nagpahintulot ito sa kanila na tumakas sa lugar dahil plano nilang ibalik ang mga Kung Fu Masters, at kalaunan ay nakabalik sa palasyo ng hari kasama ang mga Masters at ang lahat ay nagdiriwang sa kanilang pagbalik. Gayunpaman, ang ministro ay galit na galit dahil ang kanyang plano upang isabutahe ang prinsesa ay hindi nagtagumpay at nagsimulang magplano ng isa pang hakbang. At sa kinagabihan, nakita ni Mao ang prinsesa habang sinusubukan itong sabihin sa babae ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit mabilis silang nagambala ng hari na dumating sa lugar kasama ang ministro at inakusahan si Mao bilang isang magnanakaw na nagnakaw ng hindi mabilang na mahalagang bagay sa palasyo. At nagawa din nilang patunayan na si Mao ay isang manlilinlang na tao na interesado lamang sa pera ng babae na naging dahilan upang umalis ang prinsesa sa labis na galit. At ang mas malala pa nito, ang mga Kung Fu Masters ay sabay-sabay nilason at inakusahan ng ministro si Mao sa krimen na ito at inutusan ng mga sundalo na arestuhin siya. At dahil napagtanto na matatalo sila sa nalalapit na laro, walang pagpipilian ang prinsesa kundi pakasalan si Angus Khan upang mailigtas nito ang kanyang mga tao mula sa kamatayan. At sa sumunod na araw, patungo ang prinsesa sa kanilang kasal habang si Mao ay nakakulong sa loob ng bilangguan kasama si Lin, ngunit mabilis nilang napagtanto na si Chang ay dumaan sa kanilang gusali. Sinubukan ng dalawa na pigilan ang kasal habang ginamit ni Lin ang mahiwagang salamin upang subukan na ipakita ang liwanag ng araw patungo sa prinsesa upang makuha ang kanyang atensyon. At nakapagtataka ang bagay ay nakagawa ng isang napakalaking laser beam na gumawa ng mga incantation papunta sa dingding, at sa lalong madaling panahon napansin ni Mao na ang kanyang kaibigan ay dahan-dahang lumulutang sa hangin. At lumalabas na nagawa nitong ma-unlock ang sekretong kapangyarihan na ipinasa sa kanila ng kanilang master na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng mga Diyos. Mabilis itong lumipad patungo sa prinsesa at sinabi sa babae na maaari pa rin silang manalo sa laban, at nakita lamang nito na si Chang ay ganap na nawala ng gana magpatuloy sa laban. At sa kaparehong oras, ang mga Kung Fu Masters ay nagplaplanong harapin ang mga Revengers sa kabila ng pagkawala ng karamihan sa kanilang mga kakayahan. Habang nagtungo ang mga ito sa isang malaking stadium kasama ang kanilang mga kalaban habang pinapanood ng hari ang laban katabi ang sinumpang Angus Khan. At sa lalong madaling panahon, ang Chinese Hulk ay tumalon sa arena at hinulat ang mga tao sa kanyang pambihirang lakas na naging sanhi para sa mga kalaban na magsaya para sa Revengers. Ang mga manlalaro ay pumila sa harap ng isa't isa habang ang mga peking superhero ay nagsimulang tuyain ang mga Kung Fu Masters, at alam na sila ay mahina dahil sa lason. Inanunsyo ng referee ang pagsisimula ng laro habang ang mga Revengers ay mabilis na umabante patungo sa mga Masters na may layunin silang tapusin. Ang Peking Hulk ay mabilis na sinipa ang bola gamit ang napakalakas na puwersa nito na tumama sa dibdib ng monghe, at halos ikamatay niya ito bilang resulta. At sa kabutihang palad na gawa ng madre na iligtas ito, ngunit ang kalaban ay patuloy na umaatake habang papalapit ang mga ito sa kanilang layunin. Habang sinubukan ng ibang Masters na pigilan ang Revengers, ngunit mabilis silang pinatumba ng mga ito gamit ang pambihirang lakas nila. Nakita ito ng swordsman at nagsimulang labanan ng Asian Wolverine, ngunit ang kanyang espada ay walang laban sa mga kuko ng kalaban at nagawang maputol ang kanyang sandata at pinabagsak siya nito sa lupa. At ang iba naman ay nagsimulang madaig din sa laban ng mga Revengers ng napakabilis habang sinusubukan nilang ilayo ang bola sa mga kalaban, ngunit wala silang laban sa kenkoy na kapangyarihan ng mga Revengers. At sa lalong madaling panahon, inatake ng Human Torch ang madre, ngunit nagawa siyang iligtas ng Tai Chi Master na naging sanhi upang mapunta sila sa isang Dragon Ball Beam style na labanan. Gayunpaman, ang hindi pala kaibigan na kapitbahay ay dumating sa eksena at inatake ang lalaki sa leg nito at hinatak siya pabalik dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Mabilis na pagtanto ng hari na hindi sila mananalo sa laban sa dahilan na tatlong Kung Fu Masters na lamang ang natitira. At sa huling sandali, gustong malaman ng monghe kung maaari pa rin silang manalo, ngunit sumagot ang madre ng mas malabo pa sa sagot ni Dr. Strange at naging sanhi ito upang tamaan sila ng ligaw na apoy na naging sanhi ng pagbagsak nila sa lupa. At hindi nagtagal na gawa ni Mao na makapunta sa stadium at nakita na ang lahat ng Kung Fu Masters ay natalo na sa laban.
Gayunpaman, mabilis na nakaisip ng paraan ang lalaki habang plano nitong dalhin ang mga Diyos sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapangyarihan ng mahiwagang salamin. At sa kaparehong oras sinimula ni Angus Khan na pasukuin ang emperador, ngunit nagulat silang lahat na dumating ang mayordomo ng hari upang ipagtanggol din ang kanilang kaharian. Ang Revengers ay nakatingin sa lalaki na parang isang insekto bago sinipan ng Asian Hulk ang metal na bola na nagpatalsik sa lalaki sa pader. Ang kalaban ay tumawa na tila isang baliw sa kahinaan ng kanilang mga kalaban habang ang general ay nagpasya na din na pumunta sa labanan. Galit na inatake ito ng Revengers sa pangalawang pagkakataon at nagawang mabali ang braso ang lalaki bilang resulta. At dahil walang ibang pagpipilian, sinubukan ng general ang Ultraman pose, ngunit tumilapon din ito katulad ng kanyang kaibigan. At sa mga oras na tila wala ng pag-asa ang mga sibilyan ay nagsimulang sumugod sa stadium sa dahilan na tumanggi ang mga ito na bumagsak ang kanilang kaharian. Galit na nakatingin ang Revengers sa mga tao habang ang mga mamamayan ay nagsimulang gumawa ng isang bundok ng mga katawan ng tao at nagplaplanong isakripisyo ang kanilang mga sarili para sa karangalan ng kanilang bansa. Gayunpaman, ang mga kalaban ay tumanggi na magpakita ng anumang awa sa mga tao habang ang Chingchong na Hulk ay direktang umatake patungo sa mga sibilyan. At nakapagtataka ang metal na bola ay tila naglaho habang ang mga tao ay nagtataka kung ano ang nangyari. At ang hindi nila alam na silang lahat ay patay na habang ang isang maliwanag na sinag ang nagsimulang sumikat mula sa loob at nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog na nagtapon sa mga tao sa kalangitan. Habang lumitaw ang huling kalahok patungo sa stadium na ikinagulat din ng mga kalaban. At lumalabas na ang tanging natitira na lang ay isang batang babae na nagbabalak din ipagtanggol ang kanyang bansa, ngunit ang Revengers ay walang intensyon na magpakita ng anumang awa. Mabilis na sinipan ng Hulk ang bola patungo sa batang babae, ngunit mabilis itong nailigtas ng isang malakas na nilalang na biglang lumitaw. At lumalabas na si Mao ay nagpasyang sumali sa laban sa dahilan na kinuha nito ang kapangyarihan ng Monkey King. At sa lalong madaling panahon ng langit ay nagsimulang dumilim habang ang isang maliwanag na ilaw ang nagsimulang mabuo sa gitna. At mabilis na naihayag na ang mga Kung Fu Masters ay nagawa din mag-transform bilang mga Super Saiyan at mabilis na dumating upang harapin ang mga Kenkoy na kalaban habang tinuya ni Mao ang mga ito na umatake. Nalabis na ikinagalit ng Revengers, ngunit nagawa ng mga Kung Fu Masters na gamitin ang kanilang mahika habang itinoon ang mga ito ang kanilang enerhiya direkta sa lupa. Nagulat ang mga kalaban sa kanilang nakita habang lumitaw ang maraming kamay mula sa sahig, kasabay nito ang isang higanteng lotus na nagbukas ng isang portal patungo sa ibang dimensyon na kalaunan ay lumitaw ang isang malaking gintong estatwa. Nakita ito ng Revengers na mabilis na inatake ito sa pamamagitan ng pagsipa sa bola patungo sa entity, ngunit nagawa ng estatwa na pigilan ang atake kahit ilang beses pa nila itong subukan. Ang gintong estatwa ay sinimulang maglabas ng maraming kamay mula sa likod nito at lumitaw ang ilang metal na bola sa mga palad nito bago ito inihagis direkta sa mga Revengers. At naging sanhi ito ng isang malakas na pagsabog na pumutok sa mukha ng mga kalaban habang bumagsak ang mga ito sa lupa. Ang mga tao ay labis na nagsaya sa tagumpay habang si Mao ay nagsimulang gumawa ng isang mas malakas na spell na nagbigay ng liwanag sa buong kalangitan. Sinamantala ng mga masters ang pagkakataon at sinimulang umatake sa Revengers at ganap na kinulata ang mga ito sa laban at ipinahiya ang mga ito sa labanan. At hindi nagtagal, isang higanteng templo ang lumitaw sa kalangitan na kahawig ng isang demonyo at ang gusali ay nagsimulang bumukas habang sinimulan itong hilahin ang Revengers sa hangin. Ang mga kalaban ay mabilis na sinipsip ng malaking estatwa na kalaunan ay nagsara ang bibig nito at nagsimulang lumipad patungo papalayo sa kalawakan. Ang lahat ng tao ay nagsaya dahil sa wakas na gawa nilang manalo sa laban, ngunit ang ministro ay mabilis kumuha ng kutsilyo at ginawang bihag ang hari. At bago pa matapos magsalita ang lalaki na pagtanto nito na tumakas na si Angus Khan kasama ang lahat ng kanyang sundalo at ganap na iniwan siya ng mag-isa. At dahil walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang ministro na saksakin ang hari ng walang awa, ngunit nagulat ito nang malaman niyang ang kutsilyo ay made in China. At nagbigay ito kay Lin ng pagkakataon umatake at sinipa ang ministro direkta sa mukha nito na naging sanhi ng pagkahulog at ikinamatay nito. Samantala, isang kasal ang ginanap at tinanggap ni Princess Chang si Mao bilang kanyang asawa anuman ang ginawa nito sa kanyang nakaraan. At bago pa magpatuloy ang seremonya, dumating ang isang sundalo at ipinaalam sa hari na may isa pang hamon na paparating sa kanilang bansa at sa pagkakataon na ito ang kanilang kaaway ay tinatawag na NBA.
Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.